nagbabala na ang NASA sa paparating na solar storm sa Earth. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ano ba ang solar storm? Ano bang kayang idulot nito sa Earth? Dapat ba tayong mabahala dito? At kung sakaling tamaan tayo nito, makakaligtas ba tayo? At yan ang ating aalamin. Itong nakaraan lang nagkaroon ng di karaniwang solar storm sa araw, kung saan nakabuo nga ito ng dambuhalang Fire Canyon. Ipinakita ng NASA Solar Dynamics Observatory ang matingkad na animation na ito na mula sa malaking pagbuga ng charged plasma ng araw. Ang solar wind nito ay naabot ang Earth noong April 2022. At noong August 9 naman nagkaroon muli ng solar flare at pagkatapos ng solar flare ay muling binomba ng charged particle ang Earth. Sa bilis na 372 miles per second ay tumama at sumama ito sa magnetosphere ng Earth. Dahilan kaya nagkakaroon ng aurora. Ito yung Northern Light na nakita sa US States mula sa Maine hanggang New York. At ayon sa mga siyentipiko, maswerte pa nga tayo dahil yun lang ang nangyari. Pero kung dumating ang panahon na mas malakas na nga sa may solar storm ang nangyari sa atin, ay hindi na basta aurora lang ang makikita natin, kundi masasaksihan na nga rin natin ang kakaibang disaster. Ang solar storm ay dalawang beses nang nagpamalas ng makapangyarihang pangwasak noong unang panahon. Pero ngayon muli na naman itong mangyayari dahil ang araw natin ay nagbabago na naman. At ang mga powerful plasma niya ay patuloy na namang dumadami. Pero paano nabubuo ang solar wind? Nabubuo ang solar wind kapag ang high energy particles ay hindi na naibabalik ng gravity ng araw sa araw. At sabi ng mga siyentipiko, ang solar wind ay nagmumula dito sa mga dark spot na ito ng araw na tinatawag na coronal holes. At bagamat malayo ang distansya ng araw sa Earth, ay maabot tayo nito sa loob lamang ng 2 to 6 days. Pero kung mas malakas na particles ang binuga niya, ay 2 minuto lang tatama na ito sa Earth. At ang binuga nito ay diretsong tatama sa magnetic fields ng Earth at dahil dito tanging maliliit na particles na lang ang tatagos mismo sa atmosphere natin. Pagkatapos maglalabas ito ng sinag na siya namang hahalo sa gas molecules at ang resulta magbibigay ang atom ng liwanag at ito nga ang aurora. Pero minsan ang araw ay naglalabas ng powerful flares na abot ng enerhiya ng 10 to 25 joules at katumbas na nga ito ng 1,100 megatons na hydrogen bombs. At sa ganitong lakas ng solar storm, ang plasma ay 2 ulit na mas mabilis na maglalakbay sa space patungo sa Earth. At bubombahin itong magnetic field ng Earth at sa sobrang lakas nga ng solar storm ay magagawa na nitong butasin o baloktutin ng magnetic field. At pag nangyari ito, ito'y magre-resulta ng geomagnetic storms. At ito ang pinakamalakas sa lahat. At kasunod na nga nito ang iba't ibang mga disaster. Noong September 2, 1859 si Richard Carrington, isang British astronomer, ay pinagmasdan ng malaking solar flare. At 18 oras lang makalipas tumama ito sa Earth. At naitala ito sa kasaysayan bilang pinakamalaking solar flare na tumama sa Earth. At nung mga araw na ito ang mga telegraph ng buong Europe at North America ay tumigil. At karamihan din sa mga poste ng telegraph ay nasunog at nagsiputukan. Nakita rin ng mga tao sa buong mundo ang Northern Lights. Ngunit paman mabilis lang nakarecover ang mga tao rito noon. Pero wag ka! Naganap ito nung unang panahon. E paano kaya ngayon? Hindi lang tayo sa kuryente umaasa. At malamang hindi lang mga poste ng kuryente ang sasabog kung tumama ang solar flare sa ating panahon ngayon. Sa kabilang banda, muling tumama sa Earth ng solar flare noong 1989. Ang buong Canadian province ng Quebec ay dumanas ng biglang kadiliman. At ito'y nagresulta ng kawalan ng kuryente ng milyong mga tao sa loob ng 12 oras. At sa katunayan, ang flare na ito ay di naman gaanong malakas. Ganunpaman ayon sa mga dalubhasa, kung ang flare na nangyari sa Europe at Amerika ay muling nangyari sa Earth ngayon, ay ito'y magdudulot talaga ng kakaibang puwersang marahil gigibana sa mundo. Noon inakala ng mga siyentipiko na ang solar storm ay hindi madalas bibisita sa mundo. Pero nagkamali sila.
Dahil ayon sa May University of Warwick at sa British Antarctic, sinurvey nila ang mga patterns ng solar flare. At na-discover nga nila dito na ang powerful solar magnetic storm ay madalas na nangyayari. Ganito yan. Ang solar activity ay nangyayari sa kada 11-year cycle. At kapag naaabot na yan ng araw, ay magde-develop siya ng violenting flare na tatama sa Earth ng sunod-sunod. At bukod pa nga dyan, inaral din ng mga researcher ang magnetic field ng Earth. Ito yung sinabi kong parang harang ng Earth kanina. At ayon sa kanila, ang pinakamalakas na power na tumama sa magnetic field ng Earth ay walang iba kundi ang solar flare. May dalawang klase ito, isang magnetic superstorm at isang destructive megastorm. At nabubuo ito sa kada 3 years. Kaya naman ang resulta nito, nasisira ang weather ng mundo at nagkakos nga ito ng sakit ng ulo, high blood pressure at iba pang mga sakit. Ngayon ang mega strong storm ay bibihirang mangyari. Sa loob ng 150 years, 6 times pa lamang itong literal na nangyayaring tumatama sa Earth. At ang solar storm naman ay tumatama sa Earth ng literal sa kada 25 years. At sa makalipas na 20 years, walang mega storm ang nangyari. Kaya naman inaasahan ng mga siyentipiko na mangyayari ito malapit na. Sa kabilang banda, ang malaking pagsabog na magaganap sana sa araw ay nangyari noong 2012. Pero sa kabutihang palad, ang solar wind ng mga oras na ito ay nilihis ito sa ibang direksyon kaya maswerte tayo. Pero ang kusunod na malaking solar flare ay baka malasin naman tayo. Ang mangyayari sa Earth kapag tumama ito ay hindi maipaliwanag ng maayos ng mga dalubhasa. Pero isa lang dito ang hindi mawawala. Ang makukulay na aurora sa buong planetang makikita natin. At malamang ito rin ay magdudulot ng kakaibang form ng aurora na tinatawag na Thermal Emission Velocity Enhancement o STEV. Kulay purple ito at hindi gaanong matingkad. Nakita na ito last year sa may Southern Pennsylvania. At ang mga siyentipiko hindi ito kayang ipaliwanag kung bakit ba talaga ito nangyayari. Pero nagaganap talaga ito during solar storm. Naniniwala din ng mga researcher na ang STEV ay di lang basta nagpapakita ng makikinang na liwanag. Sa halip, may kasama rin itong megastorm na nagdudulot ng pagkasira sa mga electronic, ang mga aviation equipment at kabilang na nga rito ang mga communication, power grid, disruption at mga issue sa mga satellite. Abot din ito ang ilalim ng dagat at sisirain nga nito ang mga online communication na nakalocate ang mga wires sa ilalim ng dagat. At dahil dito, magkakaroon sa mundo ng internet apocalypse na buwan pang itatagal bago maayos. At ayon sa estimate, ang damage ay aabot dito ng trillion of dollars. At kung hindi lumihis, ang solar wind noong 2012 ay malamang ang ilang mga bansang tinamaan nito ay hindi pa rin fully recovered hanggang sa ngayon. Pero kung iisipin, mas mainam nga naman talagang yan lang ang danasing ng mundo. Kumpara naman sa mga tsunami, lindol, baha, agtuyot ang mangyari sa atin. At sa katunayan, sinasama nga nilang ganitong uri ng disaster kung sakaling tumama sa Earth ang malakas na solar flare. Dahil nga nangyayari ang sunod-sunod na mga lindol kapag nagkakaroon ng solar activity. At malamang sa malamang, ito ang naging sanhi ng 9.1 earthquake na nangyari noong 2004. Matapos ang lindol, sumunod dito ang malakas na tsunami at sinalanta nito ang Indonesia, India, Thailand, Bangladesh, Maldives Island, Sri Lanka at Somalia. Halos 283,000 na katao dito ang nasawi at 14,000 naman ang nawala at lagpas milyong mga tao ang nawalan ng mga bahay. Pero ganun pa man, para bawasan ng ganitong kaganapan, nakaisip ang mga scientist ng paraan. Kailangan nilang balaan ng mga tao ng mas maaga. Pero paano? Sa tulong ng mga spacecraft kasama ng mga solar at heliospheric observatory pati ng solar dynamics observatory ay silang nagbabantay sa araw. At sa kada merong mangyayaring kakaibang event sa araw ay ipapadala ang mga data nito sa mga dalubhasa at siya namang ipapaalam sa atin. At ngayon, nasa 11th year peak of activity na ang araw. Mahalaga itong malaman ng mga tao dahil kapag nag-decrease ang stormy activity ng araw ngayong taon ay wala tayong dapat ikabahala hanggang next year. Pero paano kaya kung hindi? Ayon sa pag-aaral ng geomagnetic storm ay pwedeng manahimik ng 11 year. At pwede rin itong mambigla ng hindi inaasahan. Kaya naman dahil dito ang mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa ay talaga namang ginagastusan ng siyensya para malimitahan o maagapan agad ang posibleng malaking trahedya. Kasama na nga dito ang Parker Solar Probe.
Ang probe na ito ay nakakatulong sa mga siyentipiko para makakuha ng accurate track ng storm formation sa araw. Ang NASA rin at European Space Agency ay nag-launch din ng Solar Orbiter Probe noong 2020 at ito ay nagmamasid sa orbit ng araw sa layong 42 million kilometer. Nakakuha na rin ito ng mga madilinaw na larawan ng araw at naisend na nga ito sa Earth. At ito na nga, makikita ang madaliit na makikinang na spots na gumagalaw at ito'y tinatawag ng mga siyentipiko na campfires. Sa kabilang banda, pati mga Japanese ay nakisali na nga rin para protektahan ng Earth sa ganyang uri ng mga solar flare. Sila ngayon nag-imbento ng Artificial Geomagnetic Project at base nga rito nalaman nila na ang magnetic field ng Earth ay naging manipis ng 10% sa makalipas na 150 years. At isang araw kapag naging manipis na ito ng gusto, wala nang haharang sa mundo laban sa mga solar flare na binubuga ng haring araw. Ito'y nakakatakot para sa mga susunod na henerasyon. At ngayong alam mo na yan, dagdag ko na rin sa video na ito ang topic kung saan ngayong paparating na 2024, ano ba ang madudulot ng El Nino sa mundo? Paano tayo maapektuhan ito? At ano-anong aasahan natin sa mga susunod na buwan? At yan ang ating aalamin. Anong dulot ng El Nino sa Earth ngayong 2024? Ang daming samut-saring mga balita tungkol sa El Nino sa TV. Kaso nga daw sobrang tag-init daw ito at sa ibang lugar naman daw ay inuulan. Pero paano ba lahat yan nangyayari? Sa sobrang dami kasing mga balita nagsisilabasan, di ko na talaga magets kung saan ba talaga nagmumula ang El Nino at ano ang tunay na epekto nito sa mundo. Kaya naman sa video na ito, ako na mismo naghanda ng super detalyadong paksa tungkol sa El Nino. Kung saan ultimo batang paslit na may baradong ilong ay mauunawaan ang kabuang detalye ng salitang El Nino. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Ang buhay sa mundo ay umiikot sa iba't ibang pagkakataon. Merong umaga at gabi, nagbabago din ang season. Nagkakaroon ng tagsibol at taglagas. Bukod pa, babago-bago din ang lakas ng alon sa karagatan. At lahat ng mga yan ay nangyayari sa maikling panahon lang. Kaya naman napipredict agad ito ng mga siyentipiko. Pero ang ibang cycle ng mundo kung saan malaking parte na ang apektado ay hindi na ito basta nahuhulaan ng mga magagaling na siyentipiko. At ang cycle na tinutukoy ko ay tinatawag na The El Nino Southern Oscillation o mas bantog sa tawag na El Nino at El Niña. Ang El Nino at El Niña ay nagsimula sa Pacific Ocean at ang impact na hatid nila ay ramdam sa kahit saang parte ng mundo. At ayon sa pag-aaral, malakas ang epekto nito sa ating panahon ngayon. Oo, sa mga nakalipas na dekada kasi, ito'y nagdulot sa mga tao ng baha, tagtuyot, aggutom at malawakang pagkamatay ng marine life. Sa katunayan ng El Nino noong 1998 ay nagresulta ng pagkamatay ng halos 16% ng coral reef. At hanggang sa ngayon makikita pa rin natin ang pinsalang iniwan niya sa ilalim ng mga dagat. At ngayong alam mo na yan, mas mag-focus pa tayo ng husto sa El Nino at La Niña. During 17th century, ang isang mangingisda ay napansin na tila mas uminit ang tubig kaya humina ang huli niya ng isda noong buwan ng Disyembre. Dahil dito tinawag niya itong El Nino de la Navidad na ang ibig sabihin ay The Boy of Nativity o The Christmas Child. At nang sumapit na nga ang late 19th century at early 20th century, dito na nga nagsimulang gumanap ang mga siyentipiko. Pinagkune-connecta nga nilang iba't ibang hindi magkakakonektang event na nangyari sa buong mundo. At heto na, noong mid-20th century, napatunayan nga nila na ang mga naganap na pala na ito na hindi nangyari sa lahat ng rehiyon sa mundo. Sa halip ito'y global cyclical phenomenon o ito yung umiikot na kaganapan sa mundo na tinatawag na El Nino Southern Oscillation o ENSO. Ang ENSO ay nagpa-fluctuate sa pagitan ng 5 years in average. Dekada na itong tinatrack ng mga siyentipiko pero sa katunayan, lagpas dekada ng umiira lang ENSO. Para mas lubos mong magets kung paano nangyayari ang El Nino, ay magsimula muna tayong tumingin sa mga nagaganap sa Pacific Ocean sa ilalim ng normal condition. Ang hangin ay umiihip sa kahabaan ng equator mula east patungong west at produkto ito ng tinatawag na Coriolis effect at dulot ito ng pag-ikot ng mundo.
Dagdag ko lang kung ang mundo'y hindi umiikot, ang hangin ay iikot lamang mula sa west papuntang south. At pag nangyari ito, ang hangin ay hindi na rin iikot sa poles. Pero magagawa niya namang bumaluktot pag malapit na nga siya sa equator. At ang pagbaluktot ng hangin na tinutukoy ko na nakikita mo rin sa screen ay 30 degrees pa north at south. At ang tawag dito ay horse latitudes. Oo, ang hangin sa northern hemisphere ay ililihis niya papuntang southwest. At kasunod nito ang hangin naman sa may southern ay ililihis naman niya papuntang northwest. At ang tawag naman sa paggalaw ng mga hangin na yan ay trade winds. At ngayon gawin pa nating mas detalyado pa. Kapag ang trade winds ay umihi papuntang west ng Pacific Ocean, ay hihilahin niya ang mainit na tubig mula sa mga coastal o baybayin ng South America at dadalhin niya ito sa Asia. At habang napunta na ang mainit na tubig sa west, ay papalitan naman siya ng malamig na tubig na nawala sa coastal ng South America. At ang tawag sa ganitong phenomena ay upwelling. Ang malamig na tubig na ito ay mayaman sa mga nutrient na kinakain naman ng mga phytoplankton, kung saan malaki ang ambag nito sa ecosystem ng mga isda. So ibig sabihin, domino effect ang kalagayan ng mga marine life. At kung ito ang normal na kondisyon ng Pacific Ocean, tignan mo na lang kung gano'ng kalaki ang pinsala niya sa normal kondisyon. Grabe no? During El Nino, ang palitan ng hangin ay mahina at kapag mahina, ang mga tubig na dumadaloy papunta sa Asia nagbibuild up ng malaki na dapat sa coastal ng Amerika mangyayari. Kaya naman mas marami tuloy upwelling na tubig ang nangyayari. At ngayon tignan mo naman ito. Ito ang zone ng mainit o warm air and water sa east ng dagat ng Pasipiko. Kawawa sila dahil mainit sila dito. At kapag madalang ang upwelling, ang mga isda na kumakain ng phytoplankton ay lilipat sa ibang lugar o madalas nagkakandamatay sila. Ngayon ang jet stream naman na tumatawid ng North America ay napunta na rin sa may south, kung saan hindi naman ito madalas na nangyayari. Ang jet stream, FYI, ito yung hangin na nanggagaling sa mataas na altitude. At ang resulta nga nito, ang northern US at Canada ay nagiging tagtuyot at umiinit na rin sa kanila. Habang ang Central South America naman ay nagiging tag-ulan. Ang Peru at Ecuador ay magiging maulan din mula Abril hanggang Oktubre. At habang natindi ang El Nino sa paglipas ng mga taon, ay mas titindi pa ang ulan at baha sa mga lugar na ito. Sa kabilang banda, nung naganap ang napakatinding El Nino noong 1997 to 1998, ay pinilay talaga nito ng gusto ang Peru. Binaha, nagpatumba ng mga tulay at nagpabaon ng mga struktura sa ilalim ng putikan. At sa Pinas noong mga panahong yun, ay dumanas din tayo ng napakatinding ulan at nagresulta ito ng baha sa ilang parte ng bansa. Habang 2/3 naman ng bansa din natin na yun ay nakadanas din ng sobrang tagtuyot. At miski ang rehiyon ng Tumbes na kilalang tigang na lupa ay nagulat sa nangyaring yun. Dahil nakatanggap sila ng 16 times na ulit na mas malakas kumpara sa isang buong taon nilang ulan. At sa labas pa ng Amerika ay marami ring nasalanta. Series ito ng domino effect sa buong mundo. Dahil mas tumindi ang ulan sa South America at sinabayan naman ito ng tagtuyot sa South Asia at Australia. At matinding taggutom naman na naitala sa India. At dahil din merong malawak na grassland ang Australia noon hanggang sa ngayon, eh sila'y talaga namang nakaranas ng napakatinding bushfires. Dahil dito nabahala ang world leader. Kaya naman panay sila paalala sa mga tao. At kung maaalala noong 2020, hindi naman El Nino noon pero grabe yung bushfire ang nangyari sa Australia. At halos 50 milyong hektarya ang naabo dito. At ngayon base sa pandaigdigang sukatan, ang average temperature kapag El Nino ay 0.1 degrees Celsius. Tumatagal lang El Nino mula 9 to 12 months. Pero sa kabilang banda merong iba na taon talaga itong binibilang. Ngayong alam mo na yan, dumako naman tayo sa La Nina o El Nina. Ang La Nina ay kabaligtaran ng El Nino. Kung ang El Nino ay mainit, ang El Nina naman ay malamig. Pero merong ibang lugar pa rin ang mainit kahit El Nina. At gaya ng sinabi ko kanina, nangyayari ang El Nino kapag nagkakaroon ng trade wind sa equator. At pag La Nina naman ay mas pinalakas ang trade wind o palitan ng hangin sa equator. So ibig sabihin mas malakas na hangin ang magtutulak sa mainit na tubig mula sa coastal ng South America papuntang Asia. Kaya naman magdudulot ito ng mas maraming upwelling ang madalamig na tubig. Sa kabilang banda sa Asia naman ay mas magiging mainit ang water na ipuproduce nito.
Kaya naman madalas ang resulta nito ay malalakas na pag-ulan at mga habagat. Habang ang Southwest US naman ay makakaranas sila dito ng malawakang tagtuyot. Tignan mo na lang ang lawang ito ng Lake Mead. Malapit ito sa dam at tinatawag ang isang area dito na bathtub ring. At ito'y nababalutan dapat ng tubig. Pero dahan-dahan na siyang natutuyo. Pero bakit nga ba may mga bagyo pag La Niña? Depende po yan sa kung saan ka nakatira. Pwedeng magandang epekto nito sa iyo o hindi. Ang Atlantic din po kasi ay madalas nakakabuo ng malalakas na bagyo during La Niña. At ito ay dahil sa shifting ng jet stream na nagpuproduce ng malalakas na atmospheric instability sa may South Atlantic. Dagdag pa, during La Niña, ang Chile at Peru ay nagiging malamig at tuyo. Ang North Brazil naman ay nagiging basa sa mga buwan ng Disyembre at February. At sa Africa naman, pag La Niña ay kabaligtaran ng El Niño. Ang East Africa ay magiging tagtuyot, abang ang South naman ay magiging basa. So ang katanungan ngayon, nasaan na ang ENSO? Ayon sa may National Oceanic Atmospheric Administration o NOAA, nagdeklara nga sila ng isa't kalahating taon ng La Niña. At ito'y binasin nila sa surface ng atmospheric pressure ng Western at Eastern Pacific. At ang metric na ito ay tinatawag nilang Equatorial Southern Oscillation Index o EQSOI. At nang huli nilang check dito, medyo normal pa naman daw. Pero marami pa rin indikasyon na sa darating pang mga buwan ng 2023 ay marami pang mangyayari. At ayon pa sa NOAA, ang forecast nila, 60% ang tsansa na magkaroon ng El Niño sa taglagas. At malaki itong banta sa mundo. Sa India nga lang nag-warning na nga sila sa mga tao dahil nga papalapit na ang tagtuyot. Ngayon uulitin ko, ang El Niño ay isang event na maaaring kumitil ng maraming buhay, especially ng mga hayop. Marami pang mangyayari sa mga susunod pang mga taon sa ating mundo. Naway maging maayos pa tayo hanggang sa mga susunod pang dekada. Yun lang po at maraming maraming salamat po.